kapit bahay. Aw! 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 Ito lang po ngayon. Ang napakaingay pag sila'y nasa tubig. Ito naman po ang hayop, ang number one supplier ng mga gatas. Nga! 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 Ako po si Edwin, ang tunog likain! Wapo! Fighting out of Davao! Okay, Wapo, pakinggan natin ang komento ni Direk Manny. Direk Manny? Aba, ang daming cheerleaders. Alam mo, Iho, ang masasabi ko, Iho, talaga, parang, oh, naman. Sa lahat ng mga, ano, usually singing, dancing, ang mga talent, at isang sa iyo, naiiba. Diba? It's different. Sound effects naman. Nung hindi kita pinapanood, pinikit ko yung aking mga mata para marinig ko yung mga iba't ibang mga boses o tinig na pinoproduce mo. Ang una ko naramdaman ay nervyos. Kinabahan ka, halatang-halata sa tono ng boses mo. Medyo may mga yanig, medyo gumaganyan. Pangalawa, hindi masyadong distinct. Actually, hindi ko na nakita ang diferensya sa manok sa jeep. Parang magkapareho sila. At yung visual effect niyan ay para sa akin ay pandaraya. Dapat walang visual effect. Dapat sa tinig pa lang, alam na namin kung ano ang iyong, kung anong ang sound ng iyong kine-create. At higit sa lahat, if it's going to be a performance, Iho, medyo mahina sa entertainment value. Ayun. Pero, I will still congratulate you for effort. Thank you very much, Direk Manny. Walang ko mabibitin ako, Direk. Magugulat. Alright, thank you, Direk Manny. Yula, what do you think? Medyo na-distract ako kasi naka-shades ka. Kasi kapag pag magpe-perform ka, dapat may eye contact eh. So para sa akin, isang sign nyo na sobrang ninenervyos ka na ayaw mong makita namin yung mata mo. Para bang, alam mo yun, may pagkaganon eh. At saka, medyo parang napakasimple ng mga ginawa mo. Feeling namin para kaming elementary na, alam mo yun, na ini-introduce ng teacher kung ano bang sound na ginagawa ng manok. Kasi kaya ko rin yung iba dyan ni. Eh. Pwede kitang, alam mo yun, pwede ako makipagkumpetensya sa'yo. Bagamat different yung ginawa mo, sana naman tinindihan mo na. Thank you very much, Yula. Wapo, kanina walang mikropono, kinakausap ka na itong dalawang to eh, si Wilma at si Tuesday. Gusto mo pa bang marinig ang komento nila? Oh, sabi mo yan, ha? Walang sisihan, ha? Oh. Suntukan tayo, oh! Hey, pag-inam ako. Ano? Alam mo? Anong pangalan mo? Wapo. Wapo? Wapo. Hindi ko alam kung si Wapo ka ba o si Tolongges ka ba? Halika rito, lumabag ka sa akin. Halika na lang kita, naiinis ako sa'yo. Wapo, nalito talaga ako sa pagkatao mo. Parang naaalala ko si Tolongges talaga sa'yo. Wala akong masyado makomment eh, kasi ano? Pinag-iinit mong ulo ko, tapos naloloka ako. Gustong-gusto ka ng audience! Yun ay kinaloloka ko, Wapo. Pero sige na nga, bilang nalito ako, ingat ka, baka bugbugin kita dyan sa labas, ha? Thank you very much, Wilma. Parang Tuesday. Okay ka na ba? Okay ka na ba? De, Tol! Ano ba, Tol? Sa palagay mo, Tol? I have to be bigger than this. Parang naapektuhan talaga. Hindi kasi, kuya, okay naman. Na-appreciate ko naman na gusto mong... hindi ko na-appreciate. Sige. pangit! Nakakainis. Sinabi lahat ng di maganda niya. Pero, kuya, kung gusto mo madinig yung katotohanan, sasabihin ko sa'yo.
hindi siya maganda. Oh, yun lang ang sasabihin ko. Pero, kaya ko yung sinasabi sa'yo para malaman mo na may dapat kang baguhin para sa susunod ay maging maganda na. Naintindihan mo? Opo. Mainit ulo ko? Ha? Sige po. Bakit? Nagagalit ka? Sige, abangan mo ako sa labas. Hindi ka magtatagumpay. Dito ako matutulog. Kahit anong gawin mong hintay dyan, wala kang magagawa. Tatlo exit nito, isa ka lang. Woo! Thank you very much, fan scouts, at hindi kayo nagpatumpik-tumpik. Okay, Wapo, thank you very much for your performance. Thank you very much, talent scouts. Taga-Olongo po ang ating susunod na talentado at mula pa daw nung grade 6 ay ginagawa na niya ang kanyang talentong ipapakita tonight. Ayon sa kanya, ang pangarap niya ay may kinalaman sa talentong ito. Alamin natin kung ano nga ba ang talentong ito. Po ay taga Olongapo City. Noong grade 6 po ako, doon po ako pinaaral ng mga gulang ko ng mag-violin. Dahil po sa kulang sa financial, naging self-study ko na lang yung pagiging violin ko. Dahil naisipan ko sumali dito sa Talent-Talent Pinoy, kung manalo man, may papadala akong pondo para magpatayo ng isang paaralan para sa music. Ito po yung pangarap ng mama ko na magkaroon kami ng isang paaralan. Importante sa amin yung pagkakaroon ng isang paaralan for music at lalo na sa violin para ma-introduce namin ang isang Pilipino sa labong mundo na kayang-kayang Pinoy sa haralangan ng music at lalo na sa violin. Hoping to let his music glide into our hearts, here's Jason Reyes, also known as JJ Torres. JJ Torres, a.k.a. Jason Reyes. Yula, what do you think? JJ, pambihira ka. Tsaka self-taught, di ba? Dahil sabi mo kulang kayo ang financial. Yes, so, tinuruan mo sarili mo tumugtog ng violin. Opo. Hindi madali yan. Hindi katulad ng gitara. Yan, walang fret. Tama po. Di ba? Opo. Kailangan pagka andun yung daliri mo, eksakto, yun yung tono. Tama po. At nagsistrat ka pa. Opo. At nagme-matrix-matrix ka pa dyan. Gusto ko yung showmanship mo. Kompleto ka. Thank you. Masarap kang panoodin at saka contemporary yung tinugtog mo. Thank you. Magaling ka. Thank you po. Congratulations. Thank you very much, Jula. Wilma. Policy ever. Naku, parang kinabahan si Wapo sa'yo. Ano na ang comment ko, ano? Alam mo, parang binigyan mo ng bagong flavor yung violin. Kasi pag sabi mo sa akin violin, ay boring. Pero sa ginawa mo, na habang nagbo-violin ka na contemporary with